Hi mga katotoys and welcome to TuneR, and today let me share you my Beyblade journey. At first, I do not have any plans to have a Beyblade unit until I saw this Beyblade X Draeger Slash, which is very nostalgic to me because I grew sa era or the first era of Beyblade, and one of my favorite Beyblade kit is this Draeger. So ito naman si Maroto, kaya binili ko na. Unfortunately, upon the review with this unit, hindi siya magandang panglaro sa tournament. So I just keep it as it is and part of my display collection. Therefore, nakita ko ang reincarnation ni Draeger, which is this Bice Tiger or White Tiger. So same, both tigers. And I think this is my first Battle Bay unit. And upon thorough research, the Beyblade X game today needs to have a deck. So therefore, I look for another Beyblade unit and I saw this Wizard Rod. No need for explanation, matik na yan. Wizard Rod, Hot Rod, Wizard Rod, Hot Rod. Yun nga lang, may sumabit si Dranzer. Kung may Draeger ako, dapat meron na rin Dranzer. But wait, paano ko mapapaikot itong mga bays na to kung wala akong launcher? Kaya naghanap ako ng another bay and nakita ko na naman to. The name is Cobalt Dragoon and inisip ko na naman siya as the reborn dragoon from the very first series of Beyblade. Mabilisan ang pangyayari kaya nabili ko siya kagad and hindi ko napansin na isa pala siyang left spin at string type na launcher. And good thing, tumawag ang ating kaibigang si JP para budulin ako. At sinabi niya may sale bundle ng Beyblade Stadium or Beyblade Extreme Stadium together with two Beyblades Basics with Ripcord Launcher. So it's a good bundle, dalawang Beyblade na nasa loob and dara pa ng Beyblade Extreme Stadium. Instant budol mula kay JP. Finally, meron na akong Ripcord Launcher and unfortunately, accidentally ko nakita itong black version ng Dranzer. And tinamaan na naman ng karupukan, ayun, sumama itong launcher holder. And hindi pa doon natatapos ang karupukan, bigla ko naisip, meron atang reincarnation si Dranzer, which is si Phoenix Wing. I think I finally completed the deck set. Hindi pa pala doon nagtatapos ang storya. Again, I do some further research and as I check, in order for you to have a successful rate of winning the game, you need to know how to tune your bay together with your blades, with your ratchet, and bits. Therefore, hindi sapat ang Beyblade unit na meron ako as of now. Another good thing, or I don't know, it's another budol thing, biglang nagkaroon ng 3-day tournament battle na malapit dito sa area namin for Beyblade X. Siyempre, ito na naman itong kuya mong marupok at dali-dali na naman siyang pumunta sa event para tumingin ng booster pack. Unfortunately, marami na makyaw ng unang araw, especially itong mga booster pack. Kaya ito na lang ang natira sa akin. Meron akong isang napansin doon sa event at namimigay sila ng loot bag na may design ng Beyblade X. Para makuha mo siya, you need to accumulate all your Beyblade purchase during the event and makuha mo yung worth na need for this tote bag. Kaya para matapos na usapan, bumili na ako ng isang complete deck 3-on-3 BX-08 Beyblade units. So dito nagsimula ang aking Beyblade journey at tignan natin kung hanggang saan tayo aabot. Para sa mga malalakas dyan, hinahamon ko kayo. This is TuneR Hot Rod in 3, 2, 1, let it rip!